Na-feel ko ang uminom ngayon kaya gumawa ako ng okasyon para makainom. Birthday nga ng asawa ng best friend ko kaya ang sabi ko mag-celebrate kami. Napakahirap kasi nilang kainuman ngayon dahil dapat may okasyon pa. Alam nyo na Mari, may kanya-kanya na kasing pamilya. Wala nga akong regalo kaya yung gin na lang yung nalagyan ko ng HBD. Tsaka ako na lang bubuuin ng happy birthday kapag nandito na yung may birthday. Oo Mari, wala dito yung may okasyon. Paano naman makakarating dito yon? Eh nagtatrabaho yon sa Maynila. May kasama nga kaming mga kids at mukhang sila pa yung masasaya dahil maglalaro. Sobra init Mare, pero walang makakapigil sa amin. Iinom pa rin kami. Papasok na nga ako at nagdere-derecho na ako dahil parang bahay ko na to. Linggo-linggo ba naman Mare, nandito ako para mag-aya ng inom. Iba rin talaga tong best friend ko, naghanda, wala naman yung my birthday. Umorder na nga lang din ako ng masarap na pulutan para mapabilis yung mga pangyayari. Sa Laramia nga to at nagdi-deliver sila door to door. Mahaba-habang plastikan to Mari, kaya madami kaming pulutan. O diba, gumawa kami ng okasyon para makapag-inom. Hindi ako naglilihi pero nag-request ako sa best friend ko na magluto ng maasim na munggo. Galit-galit nga muna kami at kakain muna ako. Mamaya na ang inuman at plastikan, kakain muna kami para may lamanan tiyan. Happy birthday na lang sa asawa ng best friend ko, sana masarap ang ulam mo. Kami kasi Mare, oo. Ganyan kami magmahalan na kahit birthday na mga jowa namin, sineselebrate namin. Kahit nga birthday ng alagang aso namin, magse-celebrate kami, makainom lang. Eto Mare, yung literal na wag mong gawing ulam, yung pulutan. Keri lang yun, di naman namin mauubos yan, tatatlo kami. Tapos na ang kumain yung mga best friend ko ng kanin at ngayon naman, spaghetti. Kunwari, tinatawag yung mga anak, susubuan, pero sa kanila naman talaga. Habang tirik na tirik nga ang araw Mare, napakasarap uminom kaya bibili na ako. Siyempre ang magkakaibigan, magkakasama sa lahat kaya sinamahan nila akong bumili. Usapan, bibili lang bakit may chismisan. Pinagtripan nga namin yung isang kaibigan ko at kunwari bumubulong ako. Tumawa na lang kako siya kahit walang nakakatawa para kunwari pinag-uusapan namin siya. O diba ganyan kami magplastikan. Bibili na nga kami sa tindahan at nagsama-sama pa yung mga hindi marunong tumawid. Malamang ko, dito na kami hapunin. Pagtawid pa lang Mare, malaking pagsubok na. Ako na magbabayad. Ako na. 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 Ikaw pala lang ganun yun. Sige, ikaw na. Kaya mo na yan. Nandito na nga kami sa tindahan at nag-aagaw-agawan pa kung sino magbabayad. Ganon sana Mare, hindi katulad ng kaibigan mo, sinasakal-sakal mo na ayaw pang mag-ambag. Nakatawid nga kami pabalik ng matiwasay kaso may nakalimutan kami. Shoota Mare, nasa gitna na kami ng daan pero wala pala kaming yelo. Uy, ayaw mo samahan yung kaibigan mo, di marunong tumawid yun. Diba? Ano, sa lahat ng pagkakataon magkakasama ang kaibigan. Pag may nakalimutan, bahala ako mag-isa. Kanina pa nga kami dito pero hindi pa siya bumabalik. Sinundan na nga ng kaibigan ko dahil baka hindi pa raw nakakatawid. Kaya nyo na yan, dadagdag pa ba ako? Hindi rin ako marunong tumawid. Bumalik na nga yung kaibigan kong bumili ng yelo pero nawala naman yung isa. Hindi kami matuloy-tuloy Mare kaya nagtimpla na ako. Nandito nga kami sa gitnang bukid sa ilalim ng puno nagiinom. Hindi pa man kami nagsisimula, iniisip ko na kung ano yung susunod na magiging okasyon. Naalala ko Mare, malapit na palang mag-anniversary yung unang bakuna ng aso ko. Siyempre ipaghahanda ko yung mahal kong aso at sa bahay naman kami magse-celebrate. Hindi kayong kilikili ko pala. Na, hindi na nakalo po. Eh may ano kasi. Nakairanginit ng ulo ko ah. Nagpapalit na ako ng brand. Napakasarap nga ng bagong namin at tamang-tama dito sa mangga. O diba, may hinayupak pang naunang kumagat. Compatible na compatible nga ang gin at mangga. Sarap ng bago oh. Mangga tapos gin. Unahan tayo CR. Sinusunda na nga kami ng araw kaya lilipat kami ng pwesto. Siyempre walang makakapigil sa amin sa pag-inom dahil kami ang pabebe girls. Araw ka lang, manginginom kami. At kahit hindi papatag yung lupa, magagawan ko pa rin yan ng paraan. Alice! Oh! Sila may CR mo! Ano ba yun?
Ano nga yun? Ano ba, bes? Hindi kami nasa CR. Hindi anak ko yan, ha? Hindi ko anak may gawa niyan. Ano ba? Hindi kami ba? Ay! Bes! May bimpo! Huwag ina. Hindi ko anak may gawa niyan. Kamot ulo na lang yung may-ari ng bahay. Haggard na nga ako, Mare, kaya magpapa-fresh muna ako. Kailangan kahit lumulunok ka lang ng alak, maganda ka pa rin. Kailangan ma-refresh tayo dahil maya-maya susunduin na ako. Magli-lip tint na rin ako para hindi halata na nakainom. Kailangan mukhang good girl para payagan ulit sa susunod. Kabod na nga lang nagagalit yung kaibigan ko dahil narilitok siya ng anak niya. Nak, ba't ba siya nag-i-English? Kasi kala mayaman. Oh, kala mo pala mayaman ka. Iginituol ko sa ganyan, yung mga ganyan eksena. Yari sa akin sa bahay niya. Sumakala na lang yung mga ganyan salita. Sabunot ka sa akin. Ala, ririto ka ng anak. Masaktan ka lang kasi may katapat. Hindi pa nga nagigiling yung una kong kinain, kakain na naman ako. Nakakagutom talaga, Mare, yung pakikipagplastikan. Debali sa Calderon, magkatabi kami. Ngayon, sabi niya sa akin, masama ba ugali mo? Ay, parang gano'n yung tinanong sa... Masama ba ugali mo? Sabi, alam mo, parang masama ugali mo. Sabi naman sa akin, sabi ka naman, ha, bakit? Kasi ano daw, yung mukha akong mataray, tas irap ng irap. De, ang sabi ko naman, hindi, mahihain ako, pero gano'n lang talaga yung hilat siya ng mukha ko, mukhang masungit. Di ngayon, inaya niya ako. Saan mo ba ako inaya? Kantin. Oo. Wala kasi akong baon nun. Oh, totoo, wala akong baon nun. Nilibre niya ako 10 piso. Basta yung ano... Well, lagi ako bumibili sa kantin. Pancake! Tas tad-tad, tas may ano... De, ewan ko ba, bes? Unang pasok ka ng araw, wala akong baon nun. De, nilibre niya ako. Sabi ko, utang, babayaran ko. Dumating yung next week, wala uli akong pera, wala akong baon. Inaaya niya ako, sabi ko, wala akong pera eh. Pwede ba pa utang? Sabi ba naman sa akin, ayoko na, nadala na ako, di mo ko binayaran ng uli. Bes, dinamdam ko yun. Dinamdam ko. Kasi nga. Ako nga, hindi nalilibre yung demonyo na yun eh. Ako lagi nalilibre niya. Alam mo, galante siya nun kasi nasa ibang bansa yung nanay niya. Nasa ibang bansa pa nga nanay niya. Sa akin, bagsak ng pera. Tapos, inaya niya ako sa tambayan. Doon ko na nakita sa tambayan na yung may inuman. Tapos pa nga siya, no? Parang, ano daw, parang...